状態。Magandang tanghali po. Oras na para sa mainit na balita. Nailipat na si dismissed Mayor Alice Guo sa Pasig City Jail. Kasunod yan ang paglabas ng warrant of arrest ng Pasig Regional Trial Court para sa kasong qualified human trafficking. Dinala siya roon mula sa Camp Crame kung saan isinailalim muna si Guo sa medical examination ayon sa PNP. Batay sa X-ray results ni Guo, posibleng may impeksyon sa baga ang dating alkalde. Ia-isolate daw si Guo kasama ang tatlong inmate na may tuberculosis sa maliit na selda. Isa sa ilalim sa diagnostic test si Guo para makumpirmang hindi siya makakahawa ng ibang inmate. Ang iba pang detalye, abangan maya-maya lang. Inaasahang tatalakayin ngayong Linggo ng PNP CIDG at PAGCOR kung sino ang dating PNP chief na nagpatakas umano kay dismissed Mayor Alice Guo. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Ipinaalam na kay dismissed Mayor Alice Guo ang matrix na ginagawa ng kamera na magpapakitang sangkot umano siya sa Pogo at Chinese Triad. Hindi niya alam kung ano yon, hindi niya masabi kung saan galing at kung ano yung basis. And sabi niya, sige pakita, tapos sasagutin niya. Pero sa ngayon, clear siya na wala siyang kinalaman sa matrix. Maayos daw ang kalusugan ni Guo, pero stressed ito at nag-aalala sa pamilya niyang hindi niya nakakausap. Wala parang impormasyon kung nasaan ang kapatid niyang si Wesley Guo. Medyo nami-misjudge nga ng tao kasi parang nakukuha pa rin niyang tumawa or minsan naging masaya. Pero despite that, we know that she's fighting. Maghahain ng kampo ni Guo ng petition for bail ngayong Linggo para sa qualified trafficking charges laban sa dating mayor. Sabi ni Senador Risa Hontiveros, karapatan ni Guo magpiyansa, pero tuloy pa rin ang investigasyon sa kanya. May non-bailable human trafficking charges pa aniya laban kay Guo, kaya mananatili siya nakakulong hanggat hindi napapatunayan sa korte na inosente siya. Padadaluhin din siya sa mga pagdinig ng Senado at Kamara dahil may contempt order pa rin sa kanya. Bukas na ang huling pagdinig ng Senado ukol sa mga illegal na Pogo. Sabi ni Senador Win Gatchalian, gusto niyang mag-focus na ang Senado sa Porac Pogo Hub. Kung hindi nabibigyan ng spotlight, hindi rin nafafile yung kaso at tumatagal. Ni isang kaso, wala pa na ifafile dito sa mga personalidad sa Porac Pogo Hub. Kaya gusto na namin mag-focus dyan. Bagaman wala pang imbitasyon, gusto rin ng Senador imbestigahan si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na naaresto sa NIA noong Webes. Meron kasing isang personality doon sa Bamban, si Mr. Khan. At itong si Mr. Khan, sa mga nababasa namin, meron siyang joint account with Tony Yang. At malaki ang perang pumasok dito sa joint account, almost 2 billion pesos. Pag inad natin yung perang yan na pumasok sa joint accounts, swak yung 7 billion pesos na ginamit para ipatayo yung Pogo Hub sa Bamban. Yun yung connection na nakikita ko. Hindi rin klaro pa ngayon kung saan nang galing yung pera at ano yung pinaggamitan ng pera. Samantala, ngayong Linggo tatalakayin ng PNP CIDG at PAGCOR kung sino ang dating PNP chief na nagpatakas umano kay Guo at nasa payroll ng dating alkalde. Depende raw sa sasabihin ni PAGCOR SVP General Raul Villanueva ang magiging direksyon ng investigasyon. Kung wala naman talagang basihan, I think it is incumbent upon him to clear this issue, to be fair dito sa ating mga former GPNP. Kung meron din naman nga po na mga ebidensya, kung isishare niyang mga informasyon at mag-validate tayo at meron, ay wala tayong sasantuhin dito. Hindi lang ito within the confines ng issue ng trust and confidence ng ating mga mayan. This concerns national security. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nauwi sa pamamaril ang umano'y hindi pagkakaunawaan sa Quiapo, Maynila. Ang pamamaril na saksihan mismo ng tsuhin ng binaril. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Hinuli kagabi ang lalaking ito sa Quiapo, Maynila. Siya ang itinuturong pumatay sa isang lalaki na nakatayo sa entrada ng isang hotel sa Gunaw Street pasado alas 11 kagabi. Ang aktwal na krimen, nasaksihan daw mismo ng tsuhin ng 42 anyos na biktima. Walang awang pumatay ito eh. Kitang-kita ko dalawa, bakit mo pinatay yung pamangkin ko? Ano bang dahilan?
Patunayan niya lang muna, sir, sa korte, sir. Wala po muna akong masasabi sa ngayon, sir. Base sa investigasyon, binaril ng sospek ang biktima habang nakatalikod. Hindi pa umano nakontento ang sospek at tatlong beses pa niyang pinaputukan ang biktima. Isinugod sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Ayon sa asawa ng biktima, bumisita lang ang kanyang mister sa kinakapatid nito. Wala naman daw nabanggit ang kanyang mister na kaaway niya. Sayang kasi itong darating na 27th anniversary namin. Pinaghahandaan ko pa sana, naman sana, kaso ito yung nangyari. Sa salaysay ng sospek sa pulis, napadaan lang siya sa lugar at magtatanong lang sana ng direksyon sa mga kasamahan ng biktima. Nagkaroon umano sila ng hindi pagkakaunawaan na humantong sa away. Ito raw ang dahilan kaya umuwi siya sa Balintawak at kumuha ng baril. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa krimen. Magbabayad ka hanggang sa huli. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung anong rason mo para takain yung asawa ko. Ito, wala na. Wala na kami padre de pamilya. Jomer Apresto, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, humabol na sa pagpapagas dahil may taas presyo sa ilang produktong petrolyo ngayong Linggo. Sa anunsyo ng ilang oil companies, tataas ng 1 peso and 10 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolino simula bukas. 20 centavos naman ang dagdag sa diesel. Wala naman pong magiging galaw sa kerosene. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa mainit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Kasama si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Katrina. Patay ang dalawang motorcycle rider matapos magkabanggaan sa Sinait, Ilocos Sur. Sa Concepcion, Tarlac naman, biglang bumaba ang barrier ng tollgate ng SCTEX na hindi pa nakakalampas ang sasakyan. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungca ng GMA Regional TV. Viral sa social media ang post ng isang motorista habang papasok sa Concepcion Tarlac, tollgate ng SCTEX nitong September 12. Lulusot na sana siya dahil nag-green na ang ilaw at umangat ang barrier. Pero biglang bumaba ang barrier at tumama sa hood ng sasakyan. Sa kanyang post, nagpahayag ng pagkadismaya ang motorista dahil walaan niyang nag-asikaso sa kanya. Humingi ng dispensa ang pamunuan ng expressway. Nandun yung toll personnel. Tapos in-advise siya na antayin na lang yung patrol po namin. Pero dahil apparently nagmamadali po siya, umalis na lang po. Pinalitan ng SCTEX ang control gate sa nasabing toll plaza para masiguro ang kaligtasan ng mga motoristang dumadaan sa expressway. Sa Sinait, Ilocos Sur, kita ang pagharurot at pag-overtake ng isang motorsiklo na kalaunay bumangga sa kasalubong ng motorsiklo. Dinala pa sa ospital pero hindi na umabot ng buhay ang mga rider ng dalawang motorsiklo dahil sa tindi ng mga tinamong sugat. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente. Kabilang ang isang kindergarten teacher sa tatlong na aresto sa bypass operation sa Bacoor, Cavite. Nakuha sa kanilang 7 pakete ng hinihinalang shabu na may street value na mahigit 52,000 pesos at iba pang drug paraphernalia. Tumangging magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang tatlo pero aminado sila sa paggamit ng illegal na droga. Sasampahan sila ng karampatang reklamo. Claire Lacanilaw Dungca ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Baguio City, arestado ang tinaguriang drug queen ng Norte sa ikinasang operasyon na pulisya sa barangay Marcoville. Ayon sa PNP Drug Enforcement Group Cordillera, nahuli ang sospek sa isang fast food chain kung saan sila nagtagpo ng buyer na isang undercover agent. Nabawi sa kanya ang hininalang shabu na nagkakahalaga ng halos sa 70,000 piso at bottle money. Taga Maynila raw ang sospek pero hilagang Luzon ang mga transaksyon. Tumangi siyang humarap sa kamera pero sinabi niyang napag-utusan lang daw siya na i-deliver ang mga illegal na droga. Maharap siya sa kaukulang reklamo. Kuha tayo ng iba pang detalye tungkol sa paglilipat kay dating Mayor Alice Guo sa Pasig City Jail. May ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark! Sino?
sakay si dismissed Tarlac Banban Mayor Alice Go ng Puting Cruiser Bus at may convoy na matauhan ng PNP para sa kanyang seguridad nang dumating dito sa Pasig City Jail. 9:33 ng umaga na isagawa ng official turnover ng kustodiya kay Go mula sa PNP patungo sa Pasig City Jail. Matatanda na pinag-utos ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167 ang pagdipat kay Go sa kustodiya ng BJMP matapos iparesto dahil sa kasong qualified human trafficking. Bago ang paglipat sa Pasig City Jail, muling sumalang sa medical examination si Go. Ayon kay PNP spokesperson Plus Colonel Jean Fajardo, bahagi ito ng standard operating procedure bago siya ilipat ng female dormitory. Kailangan kasing matiyak na maayos ang kondisyon ni Go bago ang gagawing paglipat ng piitan. Dinala sa PNP General Hospital si Go para sa medical exam na nagsimula pasado alas 8 naman ng umaga. Bagaman maayos sa pangkalata ng kalagayan, nakitaan ng suspected left lung infection si Go sa medical examination. Nag-develop kasi ang ubo at sipon si Go sa nakalipas na weekend. Dahil sa ubo at sipon, inilipat muna ng selda si Go sa maliit na kwarto kasama ang tatlo pang ibang PDL na may tuberculosis. Hindi pa alam kung paano nakuha ni Go ang sipon at ubo. Pinapaubaya naman na ng PNP sa BJMP kung paano ang magiging gamutan para kay Go. Malalang sumalang sa medical exam si Go ng Biyernes pero naantala ang kanyang paglipat ng piitan. Samantala kanina, para sa paglipat dito sa Pasig City Jail, ang CIDG ang nanguna para sa return of warrant sa kasong qualified human trafficking ni Go at ginawa ito sa pamamagitan ng online. Balik sa Chino. Maraming salamat, Mark Makalalad ng Suba Radio DZBB. Ipapasa na raw ng Philippine National Police ang official medical findings ni Pastor Apollo Quiboloy sa Pasig Regional Trial Court. Kasunod yan ng utos ng korte na ipasuri sa mga doktor si Quiboloy alinsunod sa inihain ng kanyang kampo na motion para sa hospital arrest. Sabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nasa kamay na ng Pasig RTC kung magdedesisyon na sila batay sa resulta ng medical check-up o magkakaroon pa ng pagdinig. Susundin daw nila anuman ang mapapasyahan ng korte. Dagdag ni Fajardo na sa maayos na kalagayan si Quiboloy na araw-araw minomonitor ng mga nurse sa Camp Crame. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan sina Janet Lim Napoles at dalawang dating opisyal ng National Livelihood Development Corporation o NLDC sa mga kasong graft at malversation kaugnay ng Priority Development Assistance Fund o PDAP scam. Base sa desisyon ng Sandigan Bayan nitong September 18, walang sapat na ebidensya na may pananagutan si Napoles sa ilegal umanong paglilipat ng 5 milyong pisong PDAP noong 2009. Inabswelto rin ng anti-graft court dahil sa kakulangan ng ebidensya sina dating NLDC President Gondelina Amata at dating NLDC Assets Management Division Chief Gregoria Buenaventura. Pinabawi na rin ng Sandigan Bayan ang hold departure order laban sa mga inabswelto. Wala pa silang pahayag. Ang kaso ay may kinalaman sa ilegal umanong paglilipat ng 5 milyong pisong PDAF ni dating La Union 1st District Representative Victor Francisco Ortega sa NGO umano ni Napoles sa Social Development Program for Farmers Foundation Incorporated sa pamamagitan ng NLDC noong 2009. Mananatiling nakakulong si Napoles dahil convicted siya sa iba pa niyang mga kasong graft, malversation at corruption of a public official. Huli sa Quezon City ang isang lalaking ilang beses umanong ginahasa ang kanyang kapitbahay na menor de edad. Balitang atin ni James Agustin. Walang kawala sa mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD ang 41-anyos sa construction worker na inireklamo ng pangahalay umano sa menor de edad niyang kapitbahay sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Subject siya ng warrant of arrest na inisyo ng korte para sa kasong 4 counts ng statutory rape. Itong suspect ay nagtago din pero bumabalik-balik pa din po sa kanyang bahay at dahil po dito ay natuntun po siya ng ating mga operatiba. Ayon sa pulisya, Pebrero noong nakaraang taon nang ilang beses umanong halayin ng akusado ang 13-anyos na biktima. Inabot pa raw na mahigit 2 buwan matapos ang huling insidente bago nakapagsumbong ang biktima sa kanyang nanay. Pinapapunta ng suspect itong victim sa bahay niya para kunyari may sasabihin. And then nung pumunta na po yung biktima, ito pong ating accused ay sinagawa niya na po yung kanyang paghahalay sa victim.
Una sa most wanted persons list ng QCPD ang lalaki. Nakakulong siya sa Cebu sa Camp Caringal. Ayon sa kanya, hindi niya alam na may arrest warrant laban sa kanya. Nang tanongin naman kaugnay sa aligasyon, sa korte na lang po kami magharap. Yan lang po. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng mga armas at droga sa Kawit, Cavite. Rumisponde ang pulisya sa report na may riding in tandem na paikot-ikot sa barangay Pulborista. Doon namadaan ang dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo. Napansin daw nila na may nakaumbok sa baywang ng angkas kaya bumaba sila para sitahin. Doon biglang pinaharurot ng driver ang motorsiklo kaya nahulog ang angkas at naaresto. Nakuha sa kanya ang isang baril, dalawang magazine, isang granada at isang pakete ng hinihinalang shabu. Ayon sa suspect, nagpupunta sila roon para mang-hold up ng mga Chinese na galing sa Pogo. Mahaharap siya sa karampatang reklamo. Patay ang isang call center agent matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang police patrol vehicle sa Balagtas, Bulacan. Base sa investigasyon, kumaliwa mula sa northbound lane ang patrol vehicle nang salpukin ng motorsiklo. Nakatakdang magsampa ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang kaanak ng biktima laban sa pulis na nagmamaneho ng nag-counterflow na police vehicle. Walang pahayag ang inireklamong pulis. Patay ang isang rider matapos bumangga sa plant box sa Center Island sa Marikina. Ang insidente, dobleng sakit para sa kanyang tatay na napadaan noon sa lugar at nakita mismo ang anak. Balitang hatid ni EJ Gomez. Patay ang 22 anyos na lalaki at sugatan naman ang angkas niya sa motorsiklo matapos maaksidente sa Diosdado Macapagal Bridge sa Marikina. Mag-aalas 8 ng umaga noong September 11 nang sumalpok si John Mark Lomboy at kasama niya sa plant box ng Center Island ng Tulay. Ang nakahandusay na biktima, nakita ng kanya mismong tatay nang mapadaan siya sa pinangyarihan ng aksidente. Motor ni Nuno yun pa, sabi ng anak ko. Tumakbo na ako palapit doon dahil natanong ko na rin yung nakahandusay. Nakita ko na lumalabas na yung dugo sa tainga, sa ilong. Doon ako napaiyak. Kasi talagang bigla eh. Hindi ko kakalain na yung anak ko na pala yun. Ayon sa pulisya, self-accident ang nangyari. Pero base raw sa pahayag ng babaeng angkas ni John Mark, meron daw pumitik. Yun yung unang sinabi niya na sasakyan. Kaya na-out balance yung anak ko sa Munibela. Kaya sila bumangga doon sa square na ako ng laman. Doble raw ang sakit nang masilayan niya ang anak na nakahandusay at wala pa umanong rumisponde. Ang tanong ko kaagad, bakit hindi pa nyo tinatakbo sa hospital ito? Ay sir, hinihintay pa namin yung stretcher. Bakit ganon, sabi ko? Sabi ng polis, sabi raw nung taga-ambulance, patay na raw. Hinawakan ko dibdib ng anak ko, umihinga pa. Pumipintig pa ang puso, gumaganon-ganon eh. Unang rumisponding ambulansya sa lugar ang Barangay Santa Cruz Antipolo Fire and Rescue. Pero hindi raw nila nadala agad sa ospital si John Mark dahil wala silang stretcher. Galing po kami ma'am ng Quezon City po, kaya po kami walang stretcher po kasi po nagbaba po kami ng pasyente po. Pauwi na po kami dito ng Barangay Santa Cruz. Nandun na po kami sa Maysin, pinara po kami ng police. Kaya po huminto po kami, tapos nagano po kami ng first aid po. Agad naman daw silang nagpatawag ng ambulansya ang pwedeng mag-transport sa biktima. Itinanggi rin nilang sila ang nagdeklarang dead on the spot ang biktima. Hindi po kami nag-declare po nun ma'am. Kasi bawal talaga kami mag-declare ng ganun. Mahigit 2 oras daw ang inabot bago nadala sa ospital si John Mark ng ambulansyo ng Marikina Rescue kung saan idineklara rin siyang dead on arrival. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ng biktima na pangarap pa naman daw na sumunod sa yapak ng kanyang tatay bilang sundalo. September 19 nang ilibing ang biktima. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa
Sa gitna ng prosesyon ng imahen ng Divino Rostro sa Naga, Camarines Sur, na uwi sa suntukan ang tulakan ng dalawang lalaking yan. May mga kapwa deboto na sinubukang ubawat pero lalo lang lumala ang rambol. Umabot pa sa punto na nagkasakitan na rin ang ibang boyadores. Natigil naman ang away makalipas ang ilang minuto. Bahagi ang prosesyon ng Most Holy Face of Jesus na mga pagdiriwang para sa 100 taon ng canonical coronation ng Our Lady of Peñafrancha. Sa fluvial procession ng Pina nitong Sabado, abot sa 150,000 deboto raw ang nakibahagi. Nahuikam sa Las Piñas ang pagbangga ng utility van sa isang siklista. Desidido siyang magreklamo, lalo't tinakbuhan siya ng nakabanggang driver ng van. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa CCTV footage na ito, nakita ang utility van sa gilid ng kalsada sa Barangay Talon 1, Las Piñas. Pagdampas nito sa kanto ng isang subdivision, nahagip ng van ang bisikleta na agad natumba. Sa halip na huminto, tuloy-tuloy lang ang driver ng van sa pagmamaneho. Iniinda pa rin ang siklistang si Jude De La Cruz ang sakit ng katawan mula sa mga galo sa braso at binti patapos siya mahagip ng van. Kwento ni Jude sa GMA Integrated News, papasok siya sa trabaho kahapon gamit ang kanyang bisikleta na mangyari ang insidente. Nung nagulat na ako, bigla niya po akong sinagi na parang sadya. Tapos nung tumilapon na po ako nun, sinubukan po siyang harangan ng isang nakamotor. Kumbaga, gusto siya na siyang kausapin about sa kung bakit ganun, di mo lang siyang tumigil. Pero yung ginawa niya po sa motor, parang gusto na rin po sanang gitgitin sa gilid. Kahit na may mga sugat, pinili daw niya magbisikleta sa Barangay Hall ng Talon 1 para humingi ng tulong. Nabigyan siya ng pangunang lunas doon at naipablatter na rin niya ang insidente. Gusto ko po sana siyang kung makipag-ugnayan man lang sana sa akin na kung ano man yung mangyari, pag-uusapan na lang namin maayos kung pananagutan niya ba to or kung ano man yung matol sa kanya ng batas natin. Ayon sa pamunuan ng barangay, desidido rin daw magreklamo ang biktima sa pulis. Ang CCTV ay napakalaking tulong, lalo na sa komunidad ng ating lungsod, na dito kasi nakikita lahat ng mga pangyayari. Tulad lang nangyari kanina, na hindi natin nalaman kung sino talaga ang nakabangga. Nung nireview natin ang CCTV, nakita natin pati plate number. Talagang ma-identify natin kung sino yung nakabangga doon sa siklista natin. Kapag nagsampan na ang reklamo sa pulisya, maaari na humingi ng tulong sa Land Transportation Office ang siklista para matukoy ang may-ari ng van. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaabuso ang libel immunity. Yan ang sinabi ng asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si May lalaban sa lead chairman ng House Quad Committee na si Surigao del Norte 2nd Representative Ace Barbers. Sa Facebook post ni Myla Roque nitong Sabado, pinalagan niya ang aligasyon ni Barbers na incorporator siya ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Wala raw dokumentong magpapatunay nito. Git din ni Mrs. Roque, bumiyahi siya pa Singapore para sa medical treatment na karapatan niya. Pero malisyoso raw ang interpretasyon dyan ni Barbers at hindi tinanggap ng Quadcom ang mga medical certificate niya. Nitong Huwebes, naglabas ng show cause order ang Quadcom laban kay Myla Roque dahil sa hindi niya pagsipot sa pagdinig. Sa isang video naman, dinipensahan ni Harry Roque ang kanyang misis at iginit na wala ang pangalan nito sa listahan ng incorporators ng Lucky South 99. Itinanggi naman ni Barbers na inaabuso niya ang kanyang libel immunity. Nilinaw niya na naungkat ang pangalan ng asawa ng dating presidential spokesperson dahil siya ang nakapirma sa lease agreement ng isang puganteng Chinese na nagtago matapos i-raid ang kumpanya. Kaugnay naman sa pagpapagamot ni Mrs. Roque sa Singapore, sinabi ni Barbers na mga resulta lang sa diagnostic laboratory ang isinimutin niya at walang ibang detalye tungkol sa kanyang kalusugan. Kung wala raw itinatago ang mag-asawang Roque, dapat ay humarap sila sa pagdinig ng Quadcom at magsabi ng totoo. Mga kapuso, maayos at bahagyang mainit ang magiging lagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong Lunes. Ayon sa PAGASA, wala tayong binabantayang low pressure area o bagyo sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Mahina rin ang hanging habagat. Easterlies ang nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao.
Sa mga susunod na oras, may chance pa rin ang pag-ulan sa maraming panig ng bansa kasama ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa Quezon at Laguna. Tatagal ang nasabing babala hanggang 11:47 ng tanghali, sabi ng PAGASA. Kinukumpuni na ang BRP Teresa Magbanua na napinsala matapos banggain ng mga barko ng China sa Eskoda Shoal. Tinatayang tatagal ng hanggang 3 buwan ang pagkukumpuni. Narito ang aking report. Dahil sa ilang beses na pagbangga ng mga barko ng China sa BRP Teresa Magbanua sa loob ng halos 5 buwan nitong pagbabantay sa Eskoda Shoal, may naputol na mga bakal at nayupi ang tagiliran nito. Sabi ng Philippine Coast Guard o PCG, 2 hanggang 3 buwan ang kakailanganin para makumpuni ang BRP Teresa Magbanua na nakadaong ngayon sa Danao, Cebu. Unang inaayos ang malaking butas sa gilid nito. Ayon sa PCG, walang gagastusin ng gobyerno para ayusin ang kanilang pinakamalaking barko. Aayusin din sa Cebu ang BRP Bagakay at isa pang Coast Guard patrol ship na binanggari ng China sa Eskoda noong August 19. May kakayahan naman yung mga kababayan natin na, na mag-repair. So doon siya gagawin at alam ko under warranty pa siya at sasagutin pa ng bayan, ng company na gumawa yung Mitsubishi. Umalis sa Eskoda Shoal noong nakarang weekend ng BRP Teresa Magbanua dahil sa masamang panahon at ang ilang crew members nakaranas ng matinding dehydration at pagkagutom dahil sa pagharang ng China ng resupply sa barko. Actually, that... they're now okay. They have recovered. Merong human element yung ating mga gawain sa West Philippine Sea. Tao din po yung pinapadala natin. Huwag nating kalimutan na mga kababayan din natin yon. Pareho lang din po sila sa atin. Nagpadala na ang PCG ng kapalit ng Magbanua sa Eskoda Shoal pero hindi sila nagbigay ng impormasyon kung ilan at kung nakarating na ang mga ito ng Eskoda Shoal. Noong nakarang linggo, may namataang 9 na Coast Guard, 4 na Navy at 52 militia vessels ng China na nagbabantay pa rin sa Eskoda na 75 nautical miles lang ang layo mula Palawan. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy raw ang agresibong pagkilos ng China sa ilang katupigan sa Asia ayon kay US President Joe Biden. Sinabi yan ni Biden sa Quad Leaders Summit sa pagitan ng Amerika, India, Japan at Australia na nangyari sa Delaware. Ang anyay agresibong aksyon ng China ay nakaapekto sa South China Sea, East China Sea, South China, South Asia at Taiwan Strait. Sa summit, napagkasunduan ng 4 na bansa na palawigin na ang kanilang maritime domain awareness sa Indo-Pacific region. Inanunsyo rin nilang magsasagawa sila ng joint Coast Guard operations sa susunod na taon. Dati nang inalmahan ni Chinese President Xi Jinping ang Quad Group na anyay may layuning palalain ang tensyon sa rehiyon. Ito na ang latest ngayong Lunes. Mother Lily Monteverde's legacy lives on. 3 pelikula na binigyan ng go signal ng yumaong Regal Entertainment matriarch ang mapapanood sa big screen soon. Yan ang Guilty Pleasure, My Future You at Untold. Kabilang sa mga bibida sa mga pelikula, sina Sparkle Artists, Lian Valentin at Dustin Yu, pati na si Rob Gomez. Thankful naman ng 3 sa bagong projects. Binangga ng kotseng yan ang luxury car na nasa harap niya sa bahagi ng Rojas Boulevard sa Pasay. Nakaandar pa pakanan ang luxury car. Maya-maya, bumaba ang sakay ng bumanggang kotse at ilang beses na pinaputukan ang luxury car. Sa pagresponde ng mga pulis, naaresto ang 3 suspek. 2 Chinese national at 1 Pilipino. Naaresto ang 1 pang tumakas na Chinese sa Paranaque. Nakuha sa kanila ang mga ginamit na bari, kutsilyo, mga mamahaling bag, ID at plaka ng sasakyan. Batay sa investigasyon, resulta ng road rage ang insidente. Maharap ang mga suspek sa mga kaukulang reklamo. Inaalam na rin ang pagkakakilanlan ng 3 Chinong naaresto at kung may kaugnayan sila sa sindikato o pogo. Ito ang GMA Regional TV News.
Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Chino. Arestado ang isang lalaki sa Cagayan de Oro City matapos saksakin ang kanyang hipag. Sugatan ang 37 anyos na babaeng biktima. Na-recover sa sospek ang kutsilyong ginamit sa krimen. Ayon sa pulisya, bago ang insidente, may alita na talaga ang dalawa. Nakapagpa-blatter pangaraw ang biktima bago nangyari ang pananaksak. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek na sinampahan na ng reklamong frustrated murder. Mga kapuso, update po tayo kay Alice Guo na nailipat na sa Pasig City Jail. Usapin natin si BJMP spokesperson, Jail Superintendent J-Rex Bustinera. Magandang umaga po, sir, at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, sir. Sir, unang-una, ano po ang magiging setup sa Pasig City Jail female dormitory ngayong may posibleng lung infection itong si Alice Guo? Paano po ito nakumpirma ba in the first place? Hindi pa po ito kumpirmado. Ito po ay base lamang sa X-ray result na dinala ng ating PNP. Sa parte po ng BJMP, kailangan po natin ikumpirma ito within the day. So ang setup po ngayon ay naka-isolate po muna siya. Ongoing pa naman ang kanyang booking procedures at medical procedures sa BJMP. At kung makumpirma po natin ito, kung negative, ihahalo po siya within the day sa general population. And then kapag positive naman po, ihahalo naman po siya doon sa ating isolation cell na merong tatlong PDL ngayon na nagagamot din sa tuberculosis. Okay, sir. So sa ngayon, isolation muna siya. At ang tanong, hanggang kailan siya magiging isolated? Just in case na, pending yung testing niya. Yung testing po, pipilitin po ng BJMP within the day na makuha yan. And then hanggang ngayong araw lamang po ang isolation niya. Precautionary procedure lang po yan para hindi makahawa sa iba. Sir, alam naman natin high profile inmate itong si Alice Guo at hindi na rin siguro lingid sa kaalaman ng marami na may death threat daw umano ito sa kanyang buhay. Paano po masisiguro ang seguridad ni Alice Guo sa loob ng Pasig City Jail, lalo't sangkot nga siya sa isang high profile case at nangangamba sa kanyang seguridad? As part ng BJMP, sir, siniguro na natin ang kanyang safety and security. Nagdagdag tayo ng nakaragdagang mga tauhan dito sa ating jail. Ganun din po, nagkaroon tayo ng risk assessment sa mga maaari niyang makasama sa selda at tiningnan naman na natin yung mga profile bawat isa at wala tayong nakitang risk. So relatively safe po yun at 24/7 may nakabantay po palagi. Okay, maraming salamat BJMP spokesperson, Jail Superintendent J-Rex Bustinera. Magandang umaga po, sir. Thank you and good morning po. Aloha! Hashtag travel goals ang hatid ng kapuso couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos sa Hawaii. Isinare ni Gabby ang photos ng kanilang fun-filled vacation sa Honolulu. Spotted ang kanilang hiking at beach adventures, maging ang pag-try nila sa ilang Hawaiian food, kasama ang parents ni Gabby. Pinusuan naman yan ng mga netizen. Binigyang halaga sa Global Governance Summit ang mabuting pamamahala o good governance sa pagpapalago ng ekonomiya. Tinalakay roon ang tungkulin ng mga chairman of the board ng mga kumpanya sa pagtugon sa ilang issue kaugnay sa climate change, teknolohiya, kalikasan, lipunan at iba pa. Nagkaroon din ng panel discussions kung saan pinag-usapan ang ilang paksa tulad ng gender diversity pagdating sa corporate leadership. Sabi ng board advisor ng Philippine National Bank na si Florencio Gozon Tariela, malayo pa rito ang Pilipinas pero tinatahak na ng bansa ang tamang direksyon. Naroon din sa summit ang ilang opisyal ng mga ahensya ng gobyerno na nagbahagi ng kanilang mga reforma at programa para maisulong ang transparency, accountability at sustainability. Suspected drugs that have been released by the she was taken to a local hospital where she was. Mahigit 60 kapsul o maliliit na lalagyan ng hinihinalang cocaine ang nakuha mula sa loob ng tiyan
ng isang babae sa South Africa. Nakita yan sa pamamagitan ng x-ray ng dalhin ng suspect sa ospital. Binigyan siya ng gamot para mailabas ang mga kapsula. Naaresto ang suspect na Namibian sa isang international airport doon. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyon na isang drug mule ang darating mula sa Sao Paulo, Brazil. Inaalam pa ang kabuang halaga ng nasabat na illegal na droga at kung bahagi ng malaking sindikato ang drug mule. Bagong-bagong balita, iniharap ng National Bureau of Investigation sa media ang 7 kapwa akusado ni dismissed Mayor Alice Guo para sa kasong qualified human trafficking. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, sumuko sa kanila ang 7 na mga incorporator umano na mga corporation ni Guo. Bago pa man daw nila matanggap ang warrant of arrest ng korte, may surrender feelers na silang natanggap mula sa mga akusado. Hihintayin pa nila ang commitment order mula sa Pasig City Regional Trial Court para tukuyin kung saan sila i-detain. Isa sa mga akusado ay ang presidente ng Zunyuan Technology na Pogos sa Bamban, Tarlac. Itinanggi niyang may nangyayaring human trafficking sa kanilang kumpanya. Sabi naman ng iba pang akusado na gamit lang sila. Ito ang GMA Regional TV News. Tatlong aso ang nasawi matapos umanong lasunin sa Talisay City dito sa Cebu. Sa General Santos City naman, sa pool sa CCTV, ang pagnanakaw ng grupo ng mga lalaki sa isang auto shop. Ang mainit na balita hatid ni Efren Mamap ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, malapit sa isang auto shop sa Barangay Labangal, General Santos City, makikita ang ilang sasakyan na nakaparada at isa-isang pagdating ng mga lalaki. Saglit silang tumambay sa dala nilang tricycle. Saka pumunta sa target na auto shop, sininyasan ang isa pang kasama hanggang sa pinagtulungan na nilang buhatin at mabilis na isinakay sa tricycle ang kinuwang gamit. Ayon sa may-ari ng auto shop, kabilang sa natangay ang isang transmission gearbox na isang sasakyan na 15,000 piso ang halaga. Ito ang ikatlong beses na ninakawan ng auto shop, pero ngayon ay nahulikam na. Ang muudusan ng mga tawhana, alos tanan mga siyap yun na ilang birada. Okay, ambot burag naana siguro sila yung mga kontak nga mga buyer ba ana nga inana nga pisa ilang gikinanglan. Patuloy ang investigasyon. Makita man yung mga description ng suspect natin, sir. So yun yung ginapalo up ng mga investigator natin ngayon, sir, para ma-check rin natin sa mga previous record ng sa atin, sir, kung may mag-match na mga personalities. Hustisya ang panawagan ng may-ari ng 3 asong ilason umano sa Talisay City, Cebu. Nagsagawa na ng investigasyon ang mga opisyal ng Barangay Tabunok at Talisay City Veterinary Office sa ikinamatay ng 3 aso. Ayon sa pamilyang nagmamay-ari sa mga aso, bigla na lang nangisay, nagsuka at naglaway ang 3 sa 5 alagang aso nila. Makalipas lang ang ilang minuto, namatay ang mga ito. Hinala ng pamilya, nilason ang kanilang mga aso. Puro gilig ka ng nahubog ang iro mo. Ya, angko. Palayo diha, ayo diha paduol. Dagan siya diri pag anan niya ang usa sad kairo. Siya na si Luke ni gasuka-suka angko. Wa na duda na ko. Basta magsuka-suka ang iro, hiloan man na. Sakit kas akong dughan eh buutan kay ito as in buutan kay itong iro. Batay sa pagsusuri ng Talisay City Veterinary Officer, posibleng nilason nga ang mga aso. Actually, wala gyoy evidence no kung kinsa gyud ang nagbuhat adto. Actually, gi-review na siya sa mga CCTV and then wala man gyoy nakita kung kinsa gyud ang nagbuhat adto. So as of now, wala pa gyoy suspect. Ipinatawag din ng barangay kapitan ng mga tanod. Duda kasi ng pamilya na baka mga tanod umano ang naglason sa mga aso. Isa taka-blame sa tag-iya kay duty sila man ang duty sa so ang reply sa mga tanod ilaharag yung reply nga una daw kana mga Europa dugay na kana diha ikaduha sa daw sa unsa may unsa daw makuha nila kung giluan nila ang iro. Nanawagan ang City Veterinary Office sa may-ari ng aso na magsampa ng formal na reklamo para sa pagsasagawa ng malalim na investigasyon sa kaso. Sa Cebu City, 2 lalaki ang ninakawan at pinagsasaksak sa loob ng kanilang bahay. Madaling araw nang pinasok ng 4 na lalaki na may takip ang muka ang bahay ng mga biktima. Pagpasok, agad na sinaksak ang magkapatid, edad 28 at 32 anyos. Sa takot na sila naman ang pagbalingan,
hindi na umano nagawang sumaklolo ng mga kamag-anak ng mga biktima. Sa imbestigasyon ng Police Station 7 ng Cebu City Police, kinuha ng mga sospek ang cellphone at pera ng mga biktima. Alas 4 dito siya kanang duk-duk yun may isakaportahan ko sugayon. Nya, pagkalugayan na dyan, ingon siya nga, tan, kung di mo ni abrihan, buto ni ron, anak. Pero wag yung may kakita ang naon sa itabok, kay di man may makalili, kay kanang makita, minya mahadlo pa siya kami puyapilon ba. Agad na isunugo sa ospital ang dalawang lalaki na nasa mabuti ng kalagayan. Ayon sa pulisya, nagtamo ng saksak sa dibdib ang 28 anyos na biktima habang sa tiyan naman tinamaan ang 32 anyos niyang kapatid. Tama, parang ibaw ano kung sa motivo kaya ang biktima di pa magkasulti. Hindi pa matarong ang interview. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, break muna sa kanilang military duties sina BTS members V at J-Hope para suportahan si South Korean singer-actress IU. Para yan sa her World Tour Concert Encore, the winning ni IU sa Seoul World Cup Stadium nitong weekend. Spotted ang K-pop idols na nag-e-enjoy sa 100th concert ni IU. Ipinaabot din ni V ang kanyang well wishes sa kanyang nuna na nakakulab niya sa music video ng Love Wins All. Nagkasama naman si IU at J-Hope sa web talk show ni IU na Palette. Tim Yap meets Jean. Sa Instagram, ishinare ni Tim ang highlights mula sa Milan Fashion Week sa Italy. Kabilang dyan ang trophy nila ni Mr. Worldwide Handsome na brand ambassador ng event. Hindi tuloy napigilan ng fans at friends ni Tim na certified army na mapa sana all. Pinugunita ng Philippine Medical Association ang ika-67 National Medicine Week. May tema itong kalusugan ng bansa, responsibilidad ng bawat isa. Formal na sinimulan ng pagdiriwang sa isang seremonya sa bandayog ni Dr. Jose Rizal sa Luneta sa Maynila kahapon. Naroon ang mga opisyal at miyembro ng PMA chapters mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bilang bahagi ng pagdiriwang, may iba't ibang libreng serbisyo at konsultasyong handog ang Philippine Medical Association sa kanilang tanggapan sa Quezon City simula ngayong araw hanggang sa Biyernes, September 27. Ito ang GMA Regional TV News. Unicam ang pagnanakaw ng cellphone ng isang lalaki dito sa Cebu City. Sa video, kita ang pagsiselfone ng isang lalaki sa labas ng isang tindahan. Nilapitan siya ng isang lalaking naka-helmet. Tinutukan ng baril at kinuha ang kanyang cellphone. Mabilis na nakaalis ang sospek sakay ng motorsiklo. Naaresto rin ang sospek matapos may magreklamo dahil sa pagdala na rin niya ng baril. Inamin ng sospek ang pang-hold up at sinabing may mga kasabwat daw siya sa krimen. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Isinagawa yan sa Malacanang ngayong umaga. Layo ng panukala na maprotektahan ang karapatan ng mga seafarer kabilang ang pagsulong sa kanilang full employment. Tinitiyak niyan ang pantay na oportunidad sa maritime industry. Ayon kay Senate President Jesus Cordero, makikinabang dyan ang nasa mahigit kalahating milyong Filipino seafarers. Non-negotiable. Yan ang sagot ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa hiling ng Piston at Manibela na ibasura ang Public Transportation Modernization Program. Sa press conference sa Malacanang, kanina sinabi niyang hindi nilang hahayaang i-derail ng dalawang grupo ang programa. Hindi raw nila pwedeng talikuran ang mas maraming grupo na tumalima rito. Sabi naman ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, walang naging epekto sa mga commuter ang tigil pasada. Kaninang umaga, sinimula ng dalawang grupo ang kilos protesta na tatagal hanggang bukas. Ilang sasakyan naman ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang inihanda para tumugon sa mga pasaherong mahihirapang makasakay. Ito ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 73 araw na lang, Pasko na. Sa ngalan ni Connie Season, ako po si Katrina Sol. Sa ngalan naman ni Raffy Tima, ako po si Chino Gaston. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.
Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.